SMNI, truth that matters. Naalala ko rin direct nung nagkaroon po ng debate, no? Iba't ibang mga himpilan nagkaroon ng debate. Ang SMNI nagkaroon din ng debate. During that time, sa iba't ibang mga himpilan, naging absent, no? Ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, VP Inday Sara, tapos dumalo dito sa forum debate. Meron pang the deep probe dito sa SMNI si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ang kapansin-pansin, during the times habang present yung lahat ng mga kumakandidato sa pagkapresidente, panay po na doon sa absent. Correct. Parang napopromote tuloy yung absent imbis na ipromote yung sarili nila. Dito naman sa debate ng SMNI, focus kami dito sa kung sino yung dumalo, kung ano yung mga kakayahan nila. Parang kagaya din doon sa press conference ng mga pelikula rin na parang kumakalaban din sa inyo, na imbis na yung pelikula nila ang mas ma-promote ng husto, yung mga artista mas ma-promote, parang nag-promote din sila sa pelikula mo, sa direction ninyo. Hindi po ba kayo nagpapasalamat din at na-promote kayo? Ako, pinalaki akong may utang na loob, kaya naman hindi naman ako lubusang nalulungkot sa pagkawala ng kanilang pelikula sa ibang sinehan. Ako naman yung nagpapasalamat sa atensyon. Alam nyo kasi, MJ, Admar, yan kasi ang kinalakihan nilang uri ng pagkatok sa atensyon ng ating mga kababayan. Himbis na sila ay bumuo, sila ay naninira. No? Sa napakatagal na panahon, yan ang naging kalakaran, hindi lamang sa pagbabalita, kundi maging sa industriya ng paggawa ng pelikula, na kung may gusto silang pag-usapan, ay gagawa sila ng mga inventong promotional material, mga paintriga, o hindi naman kaya ay mambubuli sila ng mga kasabay nilang pelikula. Nagkataon lang na iba na ngayon, no? Meron ng social media, meron ng SMNI para sa mainstream, at meron na rin tayong mga vloggers na mas pinapakinggan na ngayon kesa sa mga pinapakawalan nila na ideya o gawang paninira sa tabloid at iba pang uri ng media. Siguro hindi ko rin sila masisisi sa ganyang nakasanayan nila, dahil kayo na rin ang nagsabi, no, hindi nila kayang mag-promote ng pabuo. Kailangan ang promosyon nila pasira sa kalaban. Nakita na to ng ating mga kababayan, at palagi ko ay nauumay na sila dito, kaya sila na mismo ang nagdedesisyon para hindi pa maging malawig o hindi mas makapangyarihan ng ganitong ugaling dapat matagal na nating kinalimutan. Dahil ano na ngayon, it's a new day and age, and the Filipino people is very much capable, and the internet is very accessible. Once you say things, it's recorded. You cannot really delete it or deny it the second after you say it. So we are just so thankful, no? Yung pagbibigay naman nila ng atensyon, bagamat hindi magaganda ang mga sinasabi nila sa akin, matatalino ang ating mga kababayan, ang ating mga manonood, at sila na mismo ang humuhusga, tumitimpla, kumbaga, sa mga pinagsasasabi nila. Mm-hmm. Isa pang tanong direct, kasi nabigyan sila ng pagkakataon after ng Marcos administration, yung tatay, mula noon, mga ilang taon yun, ilang dekada, gumawa sila ng samot-saring mga pelikula. Yet ngayon, di ko lang alam kung parang kayo po yung nanguna talaga na magkaroon ng pelikula na sa side naman dito sa mga Marcoses naman. And dapat pa ba nilang ika-insecure? Kasi ang haba ng panahon nila na nailathala. Kumbaga, kung ako ay naniniwala sa katotohanan talaga, sila naniniwala sa katotohanan, ito yung naganap, bakit ka mag-aalala na mayroong ganyang pelikula? Na-establish ko na itong kwento na ito sa mahabang panahon, tapos ni-remake pa nila, ganito, nasa libro, pinag-aaralan ng mga estudyante mula elementary, high school, pati siguro college. Yet ito, isang pelikula, pangalawang pelikula mo, grabe yung attack nila. So kung sila inaniniwala na sila ang totoo, dapat bang ika-insecure itong sa ginawa nyo pong dalawang pelikula? Ayoko na siyang gawing tungkol sa akin, ano? Dahil
Dahil sinasabi nila, ako ay baguhan pa lamang at sabi nga nila, marami pa daw akong kakaining bigas kahit hindi ako kumakain ng rice ngayon, puro ako mashed potato. So ako, sa palagay ko, Admar, ang simpleng paliwanag dyan ay kung bakit sila naaalarma. Alam mo kasi, ang taong sinungaling laging kinakabahan. Ang taong sinungaling ay laging natataranta. Kapag meron kang itinayo na gawa sa kasinungalingan o di naman kaya ipagtatakip, minuminuto mo itong chinecheck, no? Minuminuto mo itong tinitignan kung matibay pa ba, no? At hindi kaibahan 'yan sa 37 taon ng kanilang pagpigil sa buong katotohanan. Hindi naman ako ni minsan nagsabi na ang kanilang mga pinaglalaban ay lahat kasinungalingan, no? Hindi naman ako nagbigay ng pahayag na walang kabuluhan ang kanilang pinaglalaban. Ngunit hindi lang naman sila ang may karapatan mapakinggan, marinig at ma-examine ng ating mga kababayan. Kaya sa palagay ko, maaaring ang dating ko sa kanila ay mayabang o masyadong matapang, maaskad ang ugali o di naman kaya ay magaspang. Pero sa palagay ko, hindi nagpapakumbaba ang katotohanan kapag ito ay siniwalat na. Hindi ko pwedeng iyoko ang dapat itinataas ng aking noo sa pagkukwento ng katotohanan na talaga namang nangyari. Ang kaibahan ko kasi sa iba, maraming nagsasabi na nagsasabi sila ng totoo, pero kapag sila ay sinindak na ng mga malalaking pangalan, hindi lamang sa industriya ng pagpipelikula, maging sa news o di naman kaya isa loob ng mga opisina, napapower trip sila, nawawalan ng boses. Ako naman, binigyan ko ng pagkakataon o ng palugit o di naman kaya ay ng sapat na panahon para tumigil sa mga pambibira sa akin, subalit hindi narating yun eh, lumagpas sa dapat lamang na maging bahagi lang ng promosyon. Kaya yun ang payo ko sa kahit sino naman no, na magyayabang na nasa panig nila ang katotohanan. Kapag nasa panig mo ang katotohanan, mas madali mong ipaliwanag ang mga bagay, mas magaan sa iyong ipagtanggol ito, ihain sa publiko, sapagkat wala kang sinasa ulo, wala kang dapat tandaan, at hindi ka nag-aalangan kung may masagasaan dahil hindi mo naman binibigyan ng nakakasirang ilaw ang isang tao. Binibigyan mo lang ng liwanag ang mga totoong nangyari. Opo, Direk, alam po namin ang stand po ninyo laban sa problema ng bansa sa insurgency at sa aming pong himpilan. Ang laban kasama ang bayan, araw-araw po yung isinisiwalat at natatamaan po lagi yung panahon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na naging blessing in disguise dahil kung hindi po yun dideklara na dating Pangulo, malamang komunistang bansa na po ngayon ang Pilipinas. At saklaw din po ng panahong iyon, yung panahon ni Noy Aquino, which is, marami ang mga nagtatanong, sino pa talaga ang martir? Sino pa talaga ang pumatay? Sino pa talaga ang bayani? Ano bang masasagot mo dyan, Direk? Ako naman, kagaya ng Made in Malacanang, no, hindi inaasahan ng ating mga kababayan na si Senator Aimee ang tinutukoy ng titulong ito, ang martyr or murderer din ay nasa ganoong disenyo, no? Bilang respeto ko sa inyong dalawa, aking kaibigan, sasabihin ko sa inyong dalawa na ang pelikulang ito ay hindi naman tungkol kay Ninoy. Wala akong kagana-ganang gumawa ng pelikula tungkol sa kanya. Wala akong balak, no? So ang pelikulang ito ay hindi tungkol sa kanya, no? Ito ay pagpapakita na minsan sa ating buhay tayo ay nagtimpi at nagtiis gaya ng isang martir o di naman kaya kapag napuno at nagalit, maaring meron na tayong mga pinatay sa loob ng ating isipan kung po pwede lamang. At kahit pa paano naman tayo ay nagiging murderer ikang. Hindi lamang ng tao, kundi maging ng ideya, kundi mga ideolohiya. Meron tayong mga kinikitil o pinapatay na iba't ibang aspeto ikang sa ating pagkatao. So tungkol dyan ang pelikula. Maaring maikonekta sa Ninoy Ferdinand, maaring maikonekta kay Senator Aimee, kay President Bongbong o sa iba pang mga gumaganap. Subalit ang pelikulang ito ay sumasalamin pa rin sa basic unit ng ating lipunan, kundi ang pamilya. Kaya sa palagay ko ay madaling maunawaan ang ating mga kababayan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.
Thank you.